miss nandito na ako kasi hindi tayo masyado nag-uusap. Meron na to ba kayo dito? Pwede ko ba kayo dito? Gusto sila yung mic. So yun, love you all. Okay, so that was Miss Marlon Faye-Correa. Next we have Miss Marielle Francisco. She is the second sheepy of Irene. This girl is the type of person who totally stays loyal with what she wishes. She is very discerning like Irene, which makes them friends. She is very talented, good at math. Who also definitely knows how to write like doctors. Pagkapos ba ni Doc kung mga tao? Kasi ako manager. Sinet doctor na. Okay na tayo. Ay, hindi. Doc man ta. Larga na tayo. Kamusap. Oo, pasok pa tayo bukas eh. Drugan pa bukas eh. Manager, tututo ka muna tayo ng video, sir. Tututo ka muna si Tama ng video. Buti na lang dumating tong birthday mo kasi si Jolie, buti na yung iya magpapasama. Magpa? Magpapasama. Sana kahit matapos yung birthday ko, palagi rin tayong magkasama. Hindi, wala na. Dalawang ano na lang eh. Tignan na natin. Pag-party-party na. Huwag na tayo. Sana matapos ka party, lang. Party-party. Feature-feature. Hindi ba nung siya? Hindi mo kailangan magbago. Ato yun ang message ng debut doon. Alisa tayo. Happy birthday. Hindi mo kailangan magbago para magustuhan siya ibang tao. Wow. Status na natin yan. Okay, next is Miss Razel Chodosho. Razel is the original sheepy of Irene, who would be the future lawyer of their batch. She is the type of person who is totally smart, even without studying. Irene considers her as a partner in crimes. Very courageous and willing to fight the odds, just for her friends. Since ito yung high school na
lang kung picture kami. Habang ano, ay, sorry, picture. Ana. Nalagay yung paam. Tapos, pag-boring kami, picture kami. Itong taong to, sobrang open talaga ako dito. Remember ko nun, pinaka-most memorable ko sa kanya, sobrang nag-LBM ako. Sabi ko, uy, ang gagawin ko. Parang kung kayo, di ba, sa isang katulad niya na parang titignan mo masungay, masela, sensitive. Ang kapal mo ako, nagpasama ako sa loob na cubicle. As in, ako, nagpupup ako doon, tapos sabi ko, baho na ba? Baho na ba? Naawin mo na ba? Tapos yun, nag-aabot ko ng tabo. Tapos yun, hindi ako nagsapunan. Napasarap ang pagkain namin. College days na to, problema daw ako nito kasi nasa course ko, which is nahihirap ako. Tapos yun, sinamahan niya ako, which is nagpunta rin ako sa same ko. Sabi ko, what if baka nandun yung future ko? Tapos, kasama ako sa kanya, hindi niya ako iniwan nun. Sinamahan niya talaga ako, kahit yung schedules niya, busy. Tapos ito naman isa, mapansin nyo, ano to, ito yung sa buhok ko, which is nag-long hair ako, tapos